Good afternoon na pala, sorry. Good afternoon. Take two. Hindi, joke. So, salamat sa pagpunta. Pasensya na, medyo na-late. Galing kami sa medical mission. Tapos may isa pang medical mission sa Palatio. So, sino mga taga Santo Tomas dito? Yan. Attend kayo ng concert mamaya. Ano yun? Parang ang hina. Attend ba kayong concert mamaya? Hey! So, attend kayo mamaya. Libre siya. Yung mga gustong umattend din na hindi taga Santo Tomas, punta lang kayo. Okay? So, nandito na yung mga request nyo. Ibibigay na namin sa inyo. Again, good afternoon po sa inyong lahat. Okay, tawagin na po natin ha. Ito, ibibigay na ni Ate Sara yung mga request po ninyo. Sir Pangilinan Mark Julius. Halika po. Ma'am Pastor Lerios Victorio Junior. Magandang araw pa sa inyo. Kasalukuyan na ay nagkakaroon ng financial medical assistance ang St. Gerard Construction Charity Foundation Incorporated. Ito ay para sa ilang mga Pasigueño na lumapit sa kanilang tanggapan at humingi ng tulong. Kabilang sa mga ito, yung iba sa kanila ay may karamdaman o hindi naman kaya mga kamag-anak ng mga may karamdaman. Yung ibang inilalapit din dito mula naman sa mga samahan ay kung meron silang mga kailangan na kagamitan para sa kanilang maaktibidad sa pagtulong sa komunidad. Kasalukuyan ay tinatawag na nga yung mga recipients ni Ate Sara, Sara Discaya ng St. Gerard Construction, kasama ang kasalukuyang kapitana na si Richie Pua at ang former kapitan ng Bangbang na si J.R. Samson. Ganun din, nandito kanina si former kapitan ng San Jose, na si Ron Angeles at si Cap Jess Gaviola ng Kalawaan. Makita rin na kasama sa mga namamahagi nitong financial assistance si Rex Valderrama, anak ni Councilor Reggie Valderrama. Ang mga benepisyaryo na nandito ngayon sa opisina mismo ng SGC ay mula sa District 1 at District 2 ng lungsod ng Pasig. At linggo-linggo, minsan nga nagkakaroon sila ng financial distribution kada Huwebes, meron din silang medical assistance naman sa iba pang araw. At maging ngayong araw ng Sabado, pagkatapos ng kanilang isinagawang medical mission sa Barangay Santo Tomas, ay itinuloy naman ito sa kanilang pakikiisa at suporta sa AKAP Barangay Palatio Anniversary. At kasunod nga ay itong kanilang financial at medical assistance distribution para sa ilang mga recipients, mga Pasigueño dito sa kanilang opisina. Makikita dumating na din si former City Councilor Junjun Concepcion at kasama siya ngayon dito sa mismong tanggapan ng SGC. Nais ko lang po magpasalamat yung Toto dito sa foundation na ginawa po ng sa inyo. Marami po ba Napagalik ng panahon.
Ulitin lamang natin sa lahat ng mga Pasigueño na ngayon pa lamang nakakapanood ng ating inihatid na live na balita. Ito ay ang financial, medical assistance at cash assistance na distribution na isinasagawa ng SGC Charity Foundation Incorporated para sa ilang mga Pasigueño na lumapit sa kanilang opisina upang humingi ng tulong. Mula sa iba't ibang barangay ang ating mga nakikita ngayon dito at ayon sa kanila nagpasa sila ng kanilang mga requirements o yung mga dokumento at tinawagan naman sila para nga dito sa araw ng distribution. Susubukan natin maya-mayang konti kung tayo ay may makakapanayam na recipient nitong tulong na ipinapaabot ng nasabing foundation. At si Sir Jason Barca. Okay, picture na po muna tayo. Base na din sa ating mga nakalap na impormasyon, no, kahit dun sa mga ibang araw na ating inihatid yung balita kaugnay sa mga tulong na ipinapaabot ng SGC, ilan sa kanila mga ibinibigay na tulong ay kung sakasakaling meron silang mga may sakit o halimbawa kailangan ng gamot. Ayan, subukan lang natin kung meron tayong makakausap na mga beneficiary. Ang ilan sa mga recipients ngayon napansin natin, maliban sa mga Pasigueño, no, individually, may mga grupo o organisasyon na lumapit para sa kanilang mga hiling na kagamitan, para sa kanilang samahan, at yung iba naman ay mga barangay officials. Sabu Noeli Miranda. Grande. Tumagal sa toma, sabi sa toma. Yes, thank you. Pardin at Talon. Pardin at Talon. Maylin Provido. Maylin Provido. Maylin Provido. Sinti o no? Evangelista Lori. Bernalyn Gayo. Bernalyn Gayo. Orante Steven Miles. Orante Steven. Opak. Opak Orlando. Hero Esquito Tuyo. Hero Esquito Tuyo. At subukan natin hinga ng panayamang isang benepisyaryo. Ma'am, magandang araw. Ang pangalan po nila? Lorraine. Ma'am Lorraine, ano po yung aming inilapit dito sa SGC? Actually, nilapit ko po yung pambinyag ng anak ko. Po, hindi naman po siya kasali sa financial, pero
nabigyan pa rin po. Ilang buwan na po ba si baby? Kaka 1-year-old niya lang po nung 18. So kailangan natin na opo. Ano po masasabi niyo na kahit yun po yung inilapit mo, itinulungan pa rin kayo? Maraming salamat po kahit pa paano po. Napakalaking tulong na po. Tingin niyo po ba sa ito po ng SGC ay magtulong din po para sa inyo? Yes po, napakalaking tulong. Okay po, maraming salamat. Thank you po. At ating nakapanayamang isa sa mga recipients ng financial assistance dito, kaya ng kanyang binanggit, bagamat ang inilapit niya ay tulong para sa pagpapabinyag ng kanyang anak na lagpas isang taon na, ay tinulungan pa rin siya ng SGC. So tulad ng sinasabi ni Sara Discaya sa ilang panayam sa kanya, ay kapag may lumapit sa kanila, ay talagang pinagbibigyan nila ang kanilang mga kahilingan. Live po tayo sa Balitang Pasigueño, saka po sa iba po kung nating mga kasama. Yes, ma'am, po. Ilan po yung nabigyan nyo po ng tulong ngayong... So, 59 yung nabigyan... Oh, sabi nila eh. 59 yung nabigyan namin ng... Ito mga solicitations for events, tsaka may mga medical assistance din kami binigay. So, sama-sama na sila kanina. Kahit po sabay, tuloy tayo sa pagbili ng tulong. Bago. Yes, oo, kasi na napepending yung mga request nila. So, syempre kasi palagi kami nasa labas. So, sabi ko kahit Saturday, pagbigyan natin para, kasi katulad today, fiesta ng, ay tomorrow pala, fiesta ng Santo Tomas. So, may mga request si Santo Tomas na nirelease na natin for today. So, hinabol po na? Yes, hinabol natin para lahat ma-accommodate natin sila lahat. Opo. Bakit po wala kayong tinatanggihan? Kasi kanina meron financial assistance, pero meron din yung lumapit pang pabinyag kung binigyan pa rin. Yes, pang pabinyag. Syempre kasi, kailangan niya pabinyagan yung baby niya, so gusto niya na rin, wala financially, so yun yung siguro magandang project din na susunod, mga libreng pabinyag naman, no? Opo. Ma'am, matanong ko lang, bakit sobrang gaan ng loob niya tumulong sa iba? I don't know, maybe it's in our nature, kasi naranasan namin kung paano maghirap, kung paano wala kang malapitan. At least, alam namin na may tao silang pwedeng lapitan na kahit konti makaibsan sa kanilang yung buhay nila. Yan. Ma'am, wala kayong pagod na sa pagtulong sa ating mga kapasigay? Yes. Bakit ganun yung talagang dedication niyo? If I were living in a different city, siguro ganun din ang pagmamahal ko. Nagkataon lang na nasa Pasig ako, sa Pasig ako lumaki. Dito yung tatay ko. So, syempre, naturally na ako eh, yakapin ko ang Pasig. Tumutulong kami sa ibang lugar. Naisip namin mag-asawa, bakit hindi dito sa Pasig? So, gusto namin iparamdam sa mga Pasigueño na may tao na pwedeng or willing tumulong sila sa kanila kahit papano. Opo. Ma'am, okay lang ba na hikayatin pa natin yung ilan natin mga Pasigueño na nangangailangan pa ng inyong tulong? Yan, oo. So, sa mga taga-Pasig na kailangan ng konting medical assistance, financial assistance, huwag kayong mahiya na pumunta sa office namin, dala lang kayo ng sulat kung ano nire-request nyo, o kung may reseta man kayo for your maintenance, i-attach nyo lang yung copy, tapos ipasa nyo sa office namin. At pipilitin namin na ma-i-grant sa inyo lahat ng mga request nyo. Opo. Maraming salamat po. Thank you. Thank you po. At ating nakapanayam si Sara Discaya ng SGC Charity Foundation Incorporated. Ayon sa kanya, halos 6 na po na benepisyaryo ang kanilang nabigyan ng tulong, kabilang dito yung sa solicitation, medical assistance, at tiniyak din niya sa mga Pasigueño na sa abot ng kanilang makakaya, kung may lalapit sa kanilang opisina para sa kahit anong kailangan na tulong, ay kanila naman itong pagbibigyan. Kahit araw ng Sabado, tuloy pa rin sila sa pamamahagi ng tulong. Sinimula ng umaga ng medical mission, sinundan ng pagtulong sa ACA PWD Association sa Palatio, at ngayon nga ay ang financial distribution dito mismo sa kanilang tanggapan. Mula dito sa Barangay Bambang, ako si Luan Peñano para sa latest ng Ayon Pasig.